So sa video tutorial na to mga sir, magte-test tayo ng armature. So i-determine natin kung alin yung sira na armature at saka yung okay pa. So meron tayong dalawang armature dito. So yung isa dyan sira na at yung isa okay pa. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagtetest ng armature. So meron tatlong step na ginagawa para ma-check natin kung sira na ba yung armature. So simulan na natin mga sir. Sa unang step, gawin muna natin mga sir yung unang step na ginagawa ko. So yung armature stack at saka sa armature commutator bar. Sa pagtetest, i-determine natin kung grounded ang ating commutator. So dapat mga sir, wala tayong makukuhang value dito. Pag may nakuhang value tayo dito, may nakuha tayong resistance. So ibig sabihin, grounded siya. So isayin lang natin. So mga sir, sa step na to, wala tayong na-read na value. So ibig sabihin, so hindi siya grounded. So gawin naman natin yung next step. Yung next step is yung tinatawag na bar to bar. So dapat ang value na makukuha natin sa pag-check ng bar to bar resistant is dapat halos magkakaparehas. So gawin na natin mga sir. .8, .7, ngayon natin mga sir, 0.7. So ito 1.1. Oh, ito sir, makikita nyo dito sa value niya, OL siya. So ibig sabihin open. Putol lang contact nito sa loob o putol yung wire. Check pa natin yung iba. So ito pala sir na tine-check ko, ano to ah. Siraan na talaga to. Para maipakita ko lang sa inyo yung proper na pag-check para malalaman nyo kung sira na ba talaga siya. So nag-i-indicate din naman siya sir pag sira na yung ano, sira na yung armature. Ang indication niya nag-aamoy sunog, tapos malakas na yung spark o kaya umuusok. So yun yung mga indication na sira na talaga yung armature natin. So base dito sa pag-check natin, OL siya, so ibig sabihin wala siyang resistance. Ibig sabihin putol siya. Itong test na to sir, bar to bar to. Yan no, 19.8. Mataas yung value niya, 19.6, 1.4,
0.8, 0.0, 0.9. So ito 39. Oh, sorry, namatay. .9. So ito 114 ohms. Sobrang taas. So ano lang, tuloy-tuloy nyo lang 'yon. Basta dalawang magkatabi. Ang pag-check, dalawang magkatabi na commutator bar para ma-determine nyo kung may problema na yung ating armature. So yung pangatlong pag-testing naman para ma-determine din natin kung sira na yung ating armature is yung tinatawag na 180 degree test. So ganito yon, ganito yung pag-test sa 180 degree. So ano lang muna natin, lagyan natin ng support para hindi matumba. Ayan. Ayan, sana malinaw. Sana malinaw yung ating kuha. Ayan, natutumba. Lagyan natin ng... Ayan. So, ayan mga sir, no? Medyo lapit ko lang yung camera natin para mas makita nyo ng mas malinaw. So, sa pag-check sir ng armature gamit ang 180 degree testing. So, di ba ang rotation niya is 360? So, kukunin natin yung kalahati. So, dapat ang magiging value niya is almost dapat pare-parehas din. So, di dapat sila nagkakalayo ng resistance value. So ito, yung dulo nito, at saka yung dapat, yung katapatan niya. So dapat yung value niya is pare-parehas. So ito 6.6. Ito mga sir, makikita nyo. So ito sobrang taas, 132. So unstable pati 47. So ibig sabihin may problema talaga. 33. So pinakita ko lang sa inyo sir para ito OL. So ibig sabihin putol, walang resistance. So ganun lang, hanggang matapos nyo yung rotation sa pag-check ng 180 degree. So mga sir, check naman natin yung ano, yung good na armature. So ito i-set aside muna natin to. So ito. So ito mga sir, ito yung good, no? No? Pakita lang natin.
ipapakita natin yung kung ano yung value ng good armature. So i-test na natin. Unahin natin yung bar to bar. Bar to bar testing. So kung makikita nyo, 0.9 0.7. Okay, 1 ohms. 0.7 1 ohms 0.7 1 ohms. Oop, nawala na ako. So, 1 ohms 0.7 0.8, 0.9 0.7 0.9 0.8, and so on, mga sir. So, ganyan ang pag-check. So, sa ganong value, so ito, good naman siya. So, makikita natin yung value ng resistant niya is halos pare-parehas naman. So, check naman natin yung ano, yung sa armature, armature stock at saka commutator bar kung may resistance. Isa-isahin lang natin. So, so wala. Oops. So wala, wala tayong nakuha, mga sir. So pakita ko rin yung paano pag ano, yung value ng 180 degree. So pag-check ng 180 degree. So check natin. 180 degree. So 3.1 3.1. Sana medyo malinaw yung ano value. Three point one. So yun, mga sir. So sa tingin ko pare-parehas naman to. 3.1. So pare-parehas. So yun, mga sir, maraming salamat. Naipakita ko sa inyo kung paano ang proper checking para ma-determine natin, malaman kung sira na ba yung armature natin. So yun, maraming salamat, mga sir. Thank you po. God bless sa ating lahat.